At para mas mapaigting pa ang vaccination rollout sa Quezon City, plano ng Quezon City LGU na magdagdag ng isa pang nighttime vaccination sa lungsod. Maliban dyan, pinag-aaralan din nilang magkaroon ng 24-hour vaccination kapag nagtuloy-tuloy na ang pagdating ng supply ng COVID-19 vaccine. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and shine, Rod! Tinitingnan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagdaraos ng Bakuna Nights o nighttime vaccination sa isa pang vaccination center nito bukod sa Quezon City Hall. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, ikinukonsidera nila para dito ang vaccination site sa Novaliches. Alam naman natin na yung buong Novaliches area, napakalaki nun. At ang dami rin natin mga manggagawa dyan, lalo na yung mga nasa manufacturing. Balak po natin, again, kung dumami pa ang supply ng bakuna, mabukas rin tayo ng isang Bakuna Nights doon sa Novaliches area. Bukod dito, pinag-iisipan na rin ng Quezon City na magkaroon ng 24-hour vaccination, oras na magtuloy-tuloy ang pagdating ng supply ng bakuna. Naniniwala siya na kahit may mga delay or shortage sa mga bakuna, ay kakayanin ng lungsod na makapag-adjust at kalaunan ay mamit pa rin ang target kapag dumating na ang mga panibagong supply ng bakuna. Anya tinatay ang aabot sa 20,000 ng mga economic frontliners kabilang na mga nagpabakuna kagabi ang bilang ng mga nabakunahan sa Bakuna Nights mula nang simula nito noong June 16. Ayon sa alkalde, patunay lang ito na maraming mga nagtatrabaho ang hindi nakakapagbakuna sa regular working hours. Samandala, dahil paubos na ang supply ng bakuna ng lungsod ay maaring kahapon o mamayang gabi na ang huling araw ng Bakuna Nights habang patuloy naman sila sa pagbabakuna ng mga para sa second dose. Dumalo din kagabi sina Presidential Spokesperson Harry Roque, Testing Czar Secretary Vince Dison at Labor Secretary Silvestre Bello III para mag-obserba at mag-inspeksyon sa Bakuna Nights ng lungsod. Muli naman binigyan din ni Roque ang kahalagahan ng pagbabakuna. Importante po, humana po tayo ng mga kapitbahay na ayaw pang magbabakuna at sabihan natin sila ng katotohanan, pag hindi kayo magpapakbakuna, po pwede kayong mamatay dahil sa COVID-19, habang nandyan po ang bakuna, magpabakuna na po. Ilan sa mga nagpabakuna ay ang service crew ng isang fast food chain at merchandiser ng isang supermarket na pawang galing pa sa duty. Okay naman po. Ginawa naman po ng paraan ng mga managers para makadiretso agad kami dito po. Mabilis naman po, hindi po inaabot ng 30 minutes or isang oras. Green up agad namin yung opportunity. Yung first 130 doon sa supermarket namin, talagang pinilit namin na mapunta, makakuha agad namin slots. As of July 5, nasa 883,837 na ang kabuuang doses na naibakuna sa lungsod, kung saan 645,963 ang para sa first dose habang nasa 237,874 ang para sa second dose. Rod Lagusad, para sa Bayan.